Hello mga kapatid, magandang araw po sa inyo at muli ay welcome sa ating araw-araw na pagpapala. Alam natin na araw-araw ay binubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya nga patuloy tayong nakakahinga, gumigising ng may lakas, ng may kagalakan. O whatever our state is, hindi nagkulang ang Panginoon sa pagbuhos ng kanyang pagpapala. Dahil sabi niya sa Ephesians 3:20, "Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think." Higit sa kaya nating isipin o hingiin ay kayang gawin ng Panginoon. Ibinubuhos niya ang pagpapalang ito. Ibinubuhos niya ang biyayang ito sa bawat isa sa atin. At patuloy nating nararanasan ito. Nais kong tunghayan natin ang kwento sa John chapter 11. Sa araw na ito, ang nais kong tignan natin ay ang timing ng Panginoon. Ang title ko po ay God's Timing is Always Perfect. Totoo naman na alam natin na makapangyarihan ng Diyos, na ang tugon niya palagi sa ating panalangin ay naririyan. Handa siyang tumugon sa lahat ng ating hinihingi. Sabi nga doon, higit pa sa kaya nating hingiin or isipin, yun ang kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Tingnan natin sa chapter 11 ng John, ay makikita natin ang timing naman ng Panginoon. Magkaiba ang kapag pinag-usapan natin ang tugon sa panalangin natin at ang timing, napakahalaga na maunawaan natin na ang timing ng Diyos ay laging perfect, hindi siya nahuhuli. Tingnan natin, ang chapter 11 ng John ay patungkol sa pagkakasakit hanggang sa mamatay si Lazarus, At hindi na ako dadaan sa detalye, but there are some verses that I would like to emphasize. Sa verse 3, sabi niya, simulan natin sa verse 1. "A man named Lazarus was sick. He lived in Bethany with his sisters Martha and Mary. This is the Mary who later poured the expensive perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. Her brother Lazarus was sick." So may sakit daw po si Lazarus. Verse 3, sabi doon, "So the two sisters sent a message to Jesus telling him, 'Lord, your dear friend is sick.'" Ganito tayo, di ba? Pag nagkaroon tayo, naka-encounter tayo ng concern, sakit man yan, or pangangailangan man yan, or mga transaksyon man yan, karamihan naman sa atin nananalangin. Naniniwala naman ako na lahat sa atin ay nagre-resort talaga sa panalangin dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang makakapagbigay ng kasagutan sa ating mga kahilingan or sa ating mga pangangailangan. And so we pray, di ba? At ganun ang nangyari sa magkapatid. Nung nagkasakit si Lazarus, ay kaagad nilang ipinaalam ito kay Jesus. Ganun tayo, di ba? Lord, may dumating na bill, Lord, paingin pambayad. May nagkasakit, Lord, salamat sa kagalingan. Meron tayong i-close na mga deals na transaction. Lord, tulungan mo ako dito. Lord, ang anak ko. Lord, ang lalagyan ko ng bigas, paubos na. Lord, may bill ako. Lord, lahat, di ba, ipinagpipray natin. At na alam natin na kapag nanalangin tayo, of course, I do believe that we pray because we believe in God. Amen? We believe that God will answer. Kaya lang minsan, hindi ganun eh. Hindi sa timing natin nangyayari. Pansinin natin, sa verse 6, so sa verse 3, pinasabi nila kay Jesus. Pero sa verse 6, bago yung verse 6, nalaman na ni Jesus
So nakarating na ang balita kay Jesus. Pero sa verse 6 sabi doon, he stayed where he was for the next 2 days. So, syempre, alam naman natin na nung panahon na yon ay hindi pa madaling maglakbay. So, probably it took 1 day para maiparating kay Jesus yung balita. Pero hindi nagmadali si Jesus. Hindi siya kaagad pumunta kay Lazarus. Actually, nagstay pa siya ng 2 days kung nasaan siya. At ito pa, sa verse 17, ito ang sabi. When Jesus arrived at Bethany, kung saan naroroon niya, eventually kasi nag-decide na si Jesus, sige, puntahan na natin si Lazarus. At ito nga, nagpunta sila sa Bethany. He was told that Lazarus had already been in his grave for 4 days. Ibig sabihin, hindi lang namatay, nailibing na. Nung panahon kasi nila, hindi na wala silang lamay na matagalan. Ang isang patay ay nag-i-stay lamang in 24 hours. Kasama na yung mga paghahanda sa kanya. Alam naman natin yung binabalot ng linen or may mga inilalagay sa ano. Tapos, nailagak na sa grave. 4 days. So, ibig sabihin, kung iisipin, napaka-late na ni Jesus, di ba? Minsan ganun tayo eh. Ang dami nating may hinihingi tayo. Lord, late ka na. Lord, parang lampas na sa due date si Lord, di ba? Kasi yun ang timing natin. Yun ang iniisip natin na tamang panahon para para matugunan. Na parang kapag lumampas yung oras na iniisip natin, pag itong client na ito, hindi ko na napa-oo, wala. Imposible na. Kapag itong bill na ito, hindi ko na nabayaran, ano na ako, I'm doomed. Parang ganun na eh, no? O, ilang araw nang may sakit ang anak ko. O, ilang araw na ito, lampas na sa due, lampas na sa panahon, hindi na dapat ganito. Dapat sanlinggo lang, dapat ganito lang. Kasi may timing tayo. Meron tayong timing sa isip natin. Nakadalasan, we forgot the verse that we believe in. Sabi dun sa, babalikan ko yung Ephesians 3:20. He is able to do exceedingly, higit-higit sa kaya nating hingiin o isipin. Yun ang una nating pinaniwalaan. Pero pagdating sa timing, minsan, we fall out. Kaya nga, sabi ni Martha sa verse 21. Ganun din na naramdaman ni Martha eh. Sa verse 21, sabi niya, Lord, Martha said to Jesus, if you have been here, Lord, kung nandito ka lang, buhay pa sana ang kapatid ko. Ngayon, minsan ganun, Lord, kung tama, eksakto ka lang sumagot, hindi sana ganito. Ganun natin nakikita minsan ang mga sitwasyon. Kasi lumampas sa timing na iniisip natin, na ini-expect natin. And because lumampas, akala natin, wala na. Walang pag-asa. Wala nang pag-asa kasi lumampas na. Di ba? Marahil sa pananaw ni Martha, kung sa tono ito, kahit basahin lang natin, alam natin ang tono ng frustrations ni Martha. Sabi niya siguro, Lord, pinaalam namin kaagad sa'yo. Hindi ka dumating kaagad eh. No? Siguro talagang nandun yung frustration siya. Pupunta ka rin lang naman pala, Lord. Bakit ngayon lang? And sometimes, frustration sets in sa atin kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa plano natin. Ayon sa tinitingnan natin na dapat nangyayari. Dahil meron tayong sariling pananaw o sariling pamamaraan. Pero lagi nating alalahanin na ang sinabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Yan ang paalala sa atin ng Panginoon. Pero yun ang paalala sa atin ng Panginoon na
Iba ang timing ng Panginoon. Iba ang pananaw niya. Iba ang pamamaraan niya. Huwag natin laging isipin na sa pamamaraan natin mangyayari ang mga katugunan sa mga hinihingi natin. Pansinin natin, sa 21, sa verse 21, ang tono ni Martha ay frustrated. Pero pagdating sa verse 22, kumabig siya. Ang sabi niya, "But I know that even now, God will give you whatever you ask." So kahit na frustrated si Martha at that time, sabi niya, "Lord, alam ko pa rin naman na kung ano man ang hingiin mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo." Again, nagtiwala siya. Mga kapatid, even in those times na lumampas na sa timing, parang hindi na naaayon sa plano natin ang mga sitwasyon, don't get frustrated because God knows what He is doing. Because He is able more than we could ask or think. Naalala ba ninyo? Nung time na i-offer si Isaac, di ba? Tinalian na siya. Ready na si Abraham eh. Siguro along the way, iniisip ni Abraham, ang Diyos magpo-provide yan. Alam ko magpo-provide yan. Kaya lang wala siyang nakita eh, na provision. Hanggang sa nailatag na niya si Isaac. And when he is about to stab Isaac, biglang may gumawang tupa dun sa bush. Yes, the timing is always right. Always perfect ang timing ng Panginoon. There is always a ram in the bush para sa atin, sa lahat ng pangangailangan natin. Minsan di lang natin napansin. Pero ita-timing ng Panginoon on the perfect time na kakailanganin natin. Sa perfect time na dapat na dumating sa atin, naririyan ang provision niya. Amen? Sabi ng Panginoon, kung babalikan natin sa verse 4, sabi niya, doon pa lang sa verse 4, alam na niya kung anong mangyayari. Sabi niya dito, "But when Jesus heard about it, He said, 'Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this.'" Doon pa lang sa simula, nung sinabihan pa lang siya na verse 3 kasi natanggap niya yung news eh. Pero verse 4, sabi na ng Panginoon, mag-glorify ako dito. Hindi ito magli-lead sa kanyang kamatayan. Yes, totoo nga na hindi iyon nag-lead. Yes, momentarily namatay si Lazarus, but he was raised from the dead. Why? Dahil ito ang pagkakataon, ginamit ito ng na pagkakataon ng Panginoong Jesus upang maluwalhati ang kapangyarihan at ang kabutihan ng Diyos. Kapatid, God will use every need natin for Him to be glorified. He will meet ang ating mga panalangin, ang ating mga hinihingi sa Kanya mightily. Gagawa siya ng miracle sa ating kalagitnaan on the perfect time. Perfect time. Tutugunin ng Panginoon. I would like to repeat that verse na kanyang pangako ng kapangyarihan. Ephesians 3:20. "Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us. He is able to accomplish infinitely more than we might ask or think." Higit pa. Let's just trust the timing of the Lord because it is always perfect. Laging perfect ang timing ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa pangako mo. Ikaw na makapangyarihang Diyos ay kaya mong gawin ang lahat ng bagay para sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ang timing mo ay perfect. Lord, let us learn to trust your timing. Let us learn to trust your promises, Lord. Hayaan mong magtiwala kami sa iyong mga pangako, Panginoon. Dahil wala po kaming pwedeng ibang pananganan. Ipinangako mo na, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan. Ipinangako mo na ang katugunan ng aming mga panalangin. Ang kailangan na lamang namin ay magtiwala sa
timing mo, Panginoon. Lord, huwag kaming madaya ng mga sitwasyon sa harapan namin. Bagkos, magtiwala kami sa iyo lamang, Panginoon. Father, we just bless you. Lord, patuloy kong binibless ang bawat tahanang nakatunghay ngayon. Lord, I declare healing sa lahat ng may karamdaman. I declare provision sa lahat ng nangangailangan. Lord, sa mga transaksyon, Panginoon, na kailangan, mga deal na kailangan i-close, Lord. Salamat, Lord, for your perfect timing sa pagtugon sa lahat ng kahilingan ng mga nakatunghay ngayon. Father, we just bless you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. See you again sa araw-araw na pagpapala.